Hello guys, good day and welcome to my channel. For today's video ay ituturo natin kung paano mag-solve ng word problems involving direct proportion. Kaya kung gusto mong matuto sa pag-solve ng direct proportion sa mga word problems, panoorin mo ang video na ito at tapusin mo para mayroon kang matutunan. And don't forget to subscribe. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's get it done. Solving word problem on direct proportion. Ngayon ay mag-solve tayo ng problem involving direct proportion. So our problem says that during COVID-19 pandemic, barangay unity distributed relief goods to 110 families and consume 1,600 kilos of rice for 3 weeks. If there were only 1,200 kilos of rice, how long will the families consume this volume of rice? So our solution. So 1,600 kilos of rice is 2-3 weeks. Then we have the equal sign, and then 1,200 kilos of rice is 2 in. Now let us first multiply ang ating means. So ang means natin itong number na nasa itna, itong 3 weeks at saka itong 1,200 kilos of rice. So ito, unahin natin to. Ito ang means natin. So lagay natin dito 3 times 3 weeks times 3 weeks times 1,200 kilos of rice equals 1,600 kilos of rice. First, you have to multiply this one. 3 times 1,200 is 3,600 kilos in 3 weeks. 3 kilos in 3 weeks. So sulat natin. So 3 in 10-6 kilos rice times weeks equals 1,600 KL is then
times in or number. Now, to solve, so that makuha natin ang value ng in or the anon natin, or para makuha natin kung ilang weeks na ang aabutin kung ang iko-consume ay 1,200 kilos. So, ang gagawin 3,600 calories weeks 160. Itong 3 weeks at saka itong 1,200. So, sulat natin. So, 1,200 times 3 is equal to 3,600. So, kilos times weeks. So, is equal to, kunin natin ngayon ang ating, ang product sa ating numbers in the extreme. So, ito, 1,600 times in, or 1,600 kilos. Of rice times in. So ang sulit natin gawin ay mag-divide tayo dito ng 1,600 para at 1,600 din dito. So unahin na natin dito sa kabila, 1,600 divided by 1,600 kilos of rice. Ito yung divide natin. So dito, mag-divide din tayo ng 1,600 kilos. So ngayon, cancel natin itong 1,600 kilos. So, ang naiwan na yung anon, o yung ilang weeks na maubos yung rice. Ito naman, makancel natin itong kilos. Cancel natin ang kilos. So ngayon, ang gawin natin ay i-divide natin ang 1,600 sa ating 3,600. So, sulat natin 1,600 tapos divide natin sa ating 3,600. So, ang tanong ngayon, may ilan bang 1,600 sa 3,600? So, the answer or for that is 2. So, 2 times 1,600 is 3,200. So, 2 times 1,600 is 3,200. Ngayon, we will get the difference. So, 6 subtracted by 2 is equal to 4. 3 subtracted by 3 is equal to 0. So, hindi na natin isusulat yung 0. Ngayon, ay add tayo ng 0. Tapos, add din tayo dito sa ibabaw ng decimal point. So, bring down natin ang 0. So, mayroon tayong 4,000. So, 4,000 divided by 1,600 is equal to 2. So, 2 times 1,600 is 3,200. Then,
get the difference. So 0, 0, 0 subtracted by 2 cannot be. So bar 1 from 4, 4 becomes 3 and 0 becomes 10. So 10 subtracted by 2 is equal to 8. Then add 0. Then bring down 0. So mayroon tayong 8,000. So 8,000 divided by 1,600 is 5. So 5 times 1,600 is 8,000. So 8,000 ang product. So 8,000 subtracted by 8,000 is equal to 0. So ngayon, kopyahin natin itong weeks muna. Nag-cancel na yung kilos. So, ang sagot natin ay 2.25 weeks. So, ibig sabihin yan, yung 1,200 kilos kilos of rice ay uubusin, will be consumed. Nice. Oh my God! Wow! Consume by families in 2.25 weeks. So this is our answer for the problem na ilang weeks maubos ang 1,200 kilos of rice, at ang sagot natin ay 2.25 weeks. That's all for today, guys. I hope you learn something from this video. If you find this video helpful to you, please don't forget to subscribe.